Welcome na naman dito sa ating channel. So for today's video guys is pag-uusapan natin yung mga back card ng mga Axie natin pagdating ng V3, no? Yung sa origin natin. Pero bago ang lahat, i-like, share, and subscribe yung video natin para maging updated kayo sa mga future uploads natin. So, let's start. So, first nga is mag-uusapan natin yung back card ng bug. So, first is unahin natin yung snail shell. Nabulol ako. Unahin muna natin yung snail shell. So, 1 energy cost and 60 health ba to or damage or armor. I don't know. So, comment nyo guys dyan sa comment section natin. Comment nyo dyan kung ano nga ba tong kulay to. Kung armor ba siya, health or damage. Pero sa tingin ko, ano siya? Armor or health? Parang ganun. So, snail shell. So, secret guard siya. So, target any ally next turn. After the target is attack. Shuffle one goo into your opponent's discard pile. So, dito nga sa snail shell guys is medyo mahirapan tayong gamitin to dahil nga nasa discard pile siya. So, hintayin natin mag-reset muna yung card bago mag-shuffle ulit o bago lumabas tong snail shell natin. So, ayun. Next naman is itong Garish Worm. So, Garish Worm 2 energy cost and 120 damage. So, mataas-taas yung damage nito guys. But yung energy cost niya nga is medyo malaka rin dahil 2 energy. So, apply 2 poison per attack card. Play this turn. So, nag-a-apply siya ng 2 poison. So, once na umataka siya sa isang Axie, is mag-a-apply siya doon ng 2 poison. Pag umataka ng 2 beses, mag-a-apply siya ng 4 poison doon sa Axie na yan. Next naman is itong Buzz. So, attack card siya. So, 1 energy cost and 20 damage. So, medyo maliit yung damage niya. But, tingnan natin yung effects. So, attack all enemy shuffle 1 days into your opponent's discard pile. So, hindi ko po masyado kung ano yung days na sinasabi dito. So, hintayin na lang sa origin kung ano nga ba ibig sabihin ng days na yan. So, ang dating effects kasi nito ng Buzz is, pinapahina niya yung damage ng kalaban but hindi natin alam kung ano na yung pinaka-effects niya. So, comment nyo lang dyan guys dahil hindi ko pa masyado ma-explain to kung ano nga ba yung pinaka-effects niya talaga. No? So, kung alam nyo na, comment nyo dyan and if ever hindi nyo pa alam, hintayin na lang natin sa V3. No? Next naman is yung Sandal. So, 2 energy cost and 100 damage. So, apply fear to 2 turns. If target previous has fear deal 50% more damage. So, nag-a-apply siya ng fear dito, no? So, if the target niya nga, yung previous fear, if may fear yung kalaban, for example, is, ang mangyari is, meron kang 50% more damage. If, for example, yung kalaban mo may nag-apply ka ng fear, no? And then, next round is mag-a-apply ka. And next round, meron pa rin fear dapat yung kalaban mo na yon. And then, once may fear pa siya, and then, matake ka ulit. So, dun magkakaroon ng additional damage na 50 more damage. No? So, next naman is Scarab. So, 1 energy cost, 30 damage, so medyo maliit-liit. Gain 30 shield, apply doubt for quarter. So, hindi ko pa ako masyadong familiar sa doubt na effects na to. Hindi natin alam. But, ang pinaka ano sa card nito is makakapag-gain ka ng 30 shield. No? Makakapag-gain ka ng 30 shield and mag-apply ka nga ng doubt for quarters. Next naman dito is Spiky Wing. So, 1 energy cost and 70 damage. So, medyo malaki-laki to. So, deal 25 more damage to shield. So, if ever na may shield yung kalaban mo. So, meron kang 25% more damage, no? Parang ganun ata siya. Kasi nakalagay dito, deal 25 more damage to shield. So, if ever na may shield niya yung kalaban mo. And then, pag wala na nga, ang problema na dito, pag wala na shield yung kalaban, wala kang 25% additional more damage, no? So, yan, tapos na tayo dito sa bug. Next natin is yung sa bird. So, bird nga is balloon. So, 1 energy cost and 60 damage. So, data 0, ano to? 0 energy count. But, now is, meron na siyang 1 energy cost, no? So, apply fear for 4 turns. So, ganun pa rin naman yung effects niya. Is, nag-apply pa rin siya
pa rin naman siya ng fear sa kalaban. Next naman is itong Cupid. 1 energy cost and 60 damage. So, apply bleed for 4 turns. So, yung bleed siguro, sa tingin ko, ito yung pag ma-atake yung kalaban, siguro nababawasan yung buhay niya. No? Kasi ang dating Cupid kasi is, pinapababa niya yung moral ng kalaban. Eh. Ba't na nga is yung bleed? No? So, hindi pa natin alam pa anong pinaka-effects ng bleed. But sa tingin ko, guys, ang pinaka-effects ng bleed is, once na umatake yung kalaban, nababawa. I don't know kung same din siya sa poison, no? But internal natin sa V3. And next one is Raven. 1 energy cost, 60 damage. So, attacker din siya. Shuffle 1 Jinx into your opponent's discard pile. So, sa tingin ko yung Jinx na to, ito yung anti-crit. Sa tingin ko, I don't know kung anti-crit ba yun, nandiyan nakalimutan na natin. Pero, comment nyo below dyan kung tama yung Jinx, yung effects niya is anti-crit. Ang pagkaalam ko, anti-crit talaga yung Jinx eh. So, yun, mag-apply siya, siya shuffle ng 1 Jinx. Pero hindi pa natin alam kung ano itong 1 Jinx na to eh. No? Kasi shuffle 1 Jinx into your opponent's discard pile. So, maintain na natin siguro sa V3 out. At kung alam nyo naman, is comment below nyo lang dyan para may idea rin ako. So, next naman is Pigeon Post. So, ito yung blackmail. So, 1 energy cost, 55 damage. So, add 1 blackmail to opponent's hand. So, yung blackmail, alam naman natin to, nagtatransfer siya ng any debuff. No? If ever nag-apply sa inyo ng debuff, is i-transfer niya ito sa opponents. No? For example, may poison ka, ito transfer niya ito doon. But yun niya is add 1 blackmail to opponent's hand. So, next natin is itong Kingfisher. So, secret card siya, 1 energy cost. So, target any ally. Next attack against target is reflected for 85 damage. So, sa next attack natin sa target na yun is magre-reflect tayo ng 85 damage. No? So, medyo malaki yung damage niya to. No? Kahit wala siyang pinaka-damage niya. But, maganda rin tong card na to. No? So, next tayo is Tri-Feather. So, attack card siya. 1 energy cost and 25 damage. So, attack all enemies. So, itong card na to is para siyang AoE. No? So, maganda siya. Hindi katulad nung dati. No? So, maganda to kasi nga AoE na siya. So, hindi lang isa. Hindi lang dalawa, kundi tatlo. Pwede niya madamage yan na Axie ng kalaban mo. So, tapos na tayo dito sa back card. Next naman tayo dito tayo sa reptile card. So, first natin yung Bone Seal. So, energy cost 60 armor. Armor ba ito or health? So, secret card siya. So, target any ally next turn after the target is attacked, throw 1 card. So, same pa rin naman daw siya ng effects. So, once na in-attack ka, no? And then, ano yung shield mo? I think gano'n pa rin naman siya. Pag na-ano yung shield mo, is withdraw ka ng 1 card. Or after the target is attack. Or pag umatake, attack yung kalaban mo. So, magdodraw ka ng 1 card. No? If ever na hindi ata umatake, hindi ka magdodraw ng card. Parang ganun ata siya. So, kung tama ako dyan, kung mali man ako dun guys, i-comment nyo dyan sa comment section natin. So, next naman is itong Tri-Spikes. So, 1 energy cost, 25 damage. So, deal 3 hits lang siya. Next naman tayo sa Green Thorns. So, 1 energy cost, skill card siya. So, apply 2 poison 6 times to random target. Seal this Axie for 20 HP. So, itong Axie na to is meron siyang heal, no? Nakakapag-heal siya dalawa yung warp, yung ano niya, pinaka-passive niya, no? Nag-heal this Axie for 20 HP. And then, nag-apply siya ng 2 poisons times 6 to the random target. So, bali 12, 12 poison na pwede niyang ma-apply, no? So, maganda rin itong card na to. Next naman is itong India Star. Secret card na siya ngayon. 1 energy cost, 60 armor or health. So, target any ally next turn after the target is attacked, reflect with Web of Shield loss. So, pinaka-effects nito guys is if ever na may shield kayo and then inata kayo, is meron niya 25% na na reflect. No? Pero, but pag wala na kayong
shield is hindi na mag-apply ng reflect. Di katulad ng dati nga, di ba? Na kahit wala, kahit basag na yung shield mo, nagre-reflect pa lang siya. But ngayon nga is hindi na siya magre-reflect pag nabasag na yung shield mo. Next naman tayo is a red ear. So, 1 energy cost, 65 armor or health ba to? So, target any ally. And next naman is Croc. So, 1 energy cost, 60 damage, target any ally next turn. After the target's attack, apply bleed for 4 turns, attacker for 4 turns. So, dito is mag-apply siya ng bleed. So, makikita natin dito sa axe dito sa may picture niya. Is para siyang nababawasan yung buhay niya. Parang may nakatusok sa kanya. So, ganito yung pinaka-effects ng Croc ngayon. So, mag-bleed siya. So, hintayin natin kung ano yung pinaka-effects talaga ng bleed. But, ang pinaka-ano ko talaga sa bleed is mabawasan yung buhay mo. No? Tapos na tayo sa back. Next naman natin is itong aquatic. So, Hermit, secret card siya. Target any ally, negate. One next attack on target ally. So, one energy cost siya. So, secret card din tong Hermit. So, dati itong Hermit is armor guard siya. No, saan pag na-critical is hindi, pag may critical card for example yung beast is hindi yun mag-a-apply, no? But ngayon nga is sininigate niya lang yung next attack on the target ally. Kumbaga i-ignore niya ata, parang ganun. Next naman is Blue Moon. So, energy ko 60 damage, so draw 1 card lang siya. Goldfish, 1 energy cost, 65 damage, attack card, if initial, draw 1 card. So, draw, magdadraw rin to ng card. Next naman is Sponge, secret card siya, 1 energy cost, 60 armor, that or health band. So, target any ally next turn, apply 5 damage boost to shielded target if its shield is broken. So, dito nga is mag-a-apply na siya ng 5 damage boost. So, hindi pa natin masyadong, hindi ba tayo masyadong familiar dyan sa damage boost na yan dahil sa V3 pa nga ilalabas yan. No? Mag-apply siya ng 5 damage or additional damage sa tingin ko sa mga shielded target. No? Next naman is itong Animoon. So, Animoon, 1 energy cost, 50 damage. So, whenever this drone heal 20 HP. So, dito nga is nag-heal siya. Mag-heal almost the same pa rin naman siya. Nag-heal pa rin naman siya. Kaso nga lang, nasa 20 HP na lang yung i-heal niya. No? Next naman is itong Purge. So, deal for 2 energy cost, 30 damage. Deal for hits. So, prioritize target with low HP. So, if ever na may low HP, sa kalaban, for example, sa back mo, low HP siya, magdi-deal siya ng 4 hits. Parang ganun siya ata. No? So, next is blank card. So, first is yung turnip. 1 energy cost, 60 damage. So, after the opponent's summons, until deal damage to it. So, after your opponent summons a unit, deal 25 more damage. So, additional damage tayong na 25 kapag yung opponents natin is di ko masyado ma-explain yung card na to, guys, ah. Pero try nyo na lang i-comment dyan sa comment section natin kung ano yung pinaka explanation dito sa turnip na card na to. Ang pinaka naiintindihan ko lang sa dito is magdi-deal siya ng 25 damage, no, sa kalaban, no. Ewan ko kung backdoor pa rin naman nata siya. So, basta comment nyo na lang dyan, guys, para magets natin. So, next naman is Shield Take. So, 1 energy cost, summon a mushroom. So, hindi pa natin masyadong alam explain tong mushroom na to, kung ano ba to. But, hintayin na lang natin sa V3. So, next naman is Vidence. So, 0 energy cost to, but now is 1 energy, may 1 energy cost na siya dati, 0 energy cost lang yan. So, target any ally, remove all debuff on the target. So, almost the same pa rin naman siya. Is, yung mga debuff is, i-remove niya lang. So, ang problema nga lang doon is, meron na siyang on energy cost, no? Next naman is yung watering can. So, 1 energy cost, 60 armor. So, target any ally next turn after an ally's attack, add 1 pure water to your hand.
So, parang hindi na ata siya secret card kasi ito. So, mag-a-add siya ng one pure water. So, hindi pa tayo masyadong familiar dyan sa one pure water. But, ganun yung pinaka passive niya siguro, no? Mag-a-add siya ng one pure water. Ewan ko kung card ba yun or effects, no? So, hintayin lang natin sa V3 yan. So, mint, 1 energy cost, 20 damage, 20 armor. So, shield your team and apply 1 cleanser. So, ang maganda dito is mag-apply ka pa ng shield doon sa kakampi mo. So, may additional damage. Additional armor or health. Additional armor. Tapos mag-apply ka pa ng cleanser. So, yung mga debuff is mare-remove yun. Parang ganun yung pinaka-effects niya. Next naman is yung pumpkin, no? Yung October. So, 1 energy cost, 60 armor. So, target an ally next turn after attackers draw 1 card. So, almost the same pa rin naman siya. Kapag hindi kayo atake ng kalaban, is magdodraw ka pa rin ng 1 card. No, parang ganun siya. And last is itong Beast card. So, Beast card Ronin. Attack cards, 1 energy cost, 40 damage. So, deal 50 more damage per energy spent this turn. So, for example, is kailangan mong magamit yung energy mo. For example, mayroon kang dalawang ivory, tapos Ronin. So, mas maganda is iuuli mo yung Ronin para magkaroon ka ng additional damage sa 50 more damage, no? So, pag ginamit mo yan is doon mo mapalabas yung pinaka-passive ng Ronin. So, pag ginamit mo ata siya ng umpisa, so wala kang additional damage na 50%, no? Kasi kailangan, nakalagay dito ito kasi is 50 more damage per energy spent this turn, no? So, kailangan makapag-spend ka mo ng energy para magkaroon ka ng 50% more damage. Next naman is yung hero. So, 1 energy cost, dati 0 energy cost dapat niya. Is 1 energy cost siya, 60 damage. So, draw 1 card. So, magdraw siya ng 1 card. Next naman is yung Jaguar. 1 energy cost and 60 damage. So, apply bleed for 410. So, yung bleed niya is parang mababawas yung buhay ng kalaban. No, parang ganun siya. Parang mag-bleed siya. Parang kahit di mo ata siya ina-attack, alam ko mag-bleed. Parang mababawasan yung buhay. Parang ganun yung effects ng pinaka-bleed. Kunyari, natake mo siya. Tapos, parang tuloy-tuloy pa rin yung damage niya. Pero, I don't know kung ano yung pinaka-specific, kung ilang seconds yung parang bleed na yun. So, next tayo is Risky Beast. So, 1 energy cost, 90 damage. So, apply weak to this Axie for 4 turns. So, hindi ko lang alam kung mag-apply yung weak. Kasi yung weak, yung parang pinapahina mo yung damage mo. Kunyari, matake na siya. Ang mangyayari is magkakaroon ka ng parang next card na i-attack mo is mababawasan ng ilang percent yung damage mo. Parang ganun ata siya. No? Next naman is yung Timber. So, 1 energy cost, 60 armor. So, target any ally next turn. After any ally's attack, add 1 number shield to your hand. So, hintayin natin sa video kung ano yung pinaka-effects ng number shield na yan. Next naman is Swerbal. So, 1 energy cost, 40 damage. So, deal 2 hits na lang siya, no? Dati 3 hits ang alam ko eh. But ngayon is 2 hits na lang siya. So, yun lang. So, sana may mga na-share ako sa inyo. So, maraming salamat guys sa panonood at huwag nyo nga kalimutan subscribe yung ating channel. So, maraming salamat sa inyo and magandang gabi. So, magandang gabi pero pag pinanood nyo ito, magandang umaga. Pero yun lang, maraming salamat sa inyo and God bless.